Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa ikalawang linggo ng Kwaresma. At patuloy tayo sa ating pagsisikap na pasukin ang tinatawag na disiplina ng Kwaresma. Mula sa unang pagbasa hango sa aklat ni Propeta Daniel, napakaganda ng kanyang naging panalangin. Ito ay panalangin ng pagkilala sa Diyos, panalangin ng pagsisisi. Sa panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na taimtim at buong kababaang loob na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kung sinasabi ko na napakaganda ng naging panalangin ni Propeta Daniel sa unang pagbasa, ito ay kanyang nadasal dahil sa kanyang pagsusuri ng kanyang sarili. Napakahalaga na para sa ating taimtim na pagsisisi, maglaan tayo ng panahon, ng oras sa katahimikan, sa pananalangin, upang suriin ang ating mga sarili. Balikan yung mga pagkakataon sa ating buhay kung papaanong mas pinili natin ang magkasala, tumalikod sa Diyos at lumayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Importante yon sapagkat kung hindi natin susuriin at babalikan ang ating mga naging sitwasyon at kalagayan ng pagkakasala, para bang kung lalapit tayo sa Diyos para magsisi, mababaw lang. Samantalang kung magkakaroon tayo ng taimtim na pagsusuri sa ating sariling mga pagsuway at pagkakasala, at buong kababaang loob nating aaminin ito sa harap ng Diyos, ihaharap ng Diyos sa atin ang katotohanan sa kung sino tayo, sa kung ano ang ating mga naging pagkakasala. Kaya ito nawa ang pagsikapan nating gawin, pagsusuri ng ating sarili, ng mga sitwasyon at pagkakataon kung saan mas pinili natin ang magkasala at sumuway sa Diyos. Amen.